Naihatid na pauwi ng Mindanao ang nasa 800 locally stranded individuals o LSI sa Rizal Stadium sa Maynila. Pero higit 100 pa rin ang naghihintay na makauwi sa kani-kanilang probinsya. Nagbabalita si Romel Lopez. Wala nang nagsisiksikan dito sa Rizal Memorial Stadium sa Maynila. Nasa 800 locally stranded individuals o LSIs na kasi ang napauwi ngayong araw. Mga biyaheng Zamboanga, Basilan, Hulo, Tawi-Tawi ang mapapalad na makakabiyahe ngayon. Kabilang na sila sa higit 5,000 LSIs na napauwi ng hatid tulong program ng gobyerno. Yun nga lang may ilang maiiwan, kabilang ang 5 pamilyang ito na patungong Abra. Mas okay na umuwi muna kami dun sa magulang namin. Kaysa mangungupahan kami, wala naman kami pambayad. Sa ngayon po kasi yung kumpanyang pinagtrabahuan namin, hindi muna nagbukas. Kasi yun nga, toxic kasi, walang benta, ganun. Si Jen baka swertihin pang makauwi anong mga oras, pero higit 100 LSIs na kasama niya sa stadium, hindi pa rin makakauwi. Hindi pa rin kasi nagpapapasok ng LSI ang ilang probinsya at rehiyon sa bansa. Kaya kailangan silang ilipat sa housing ng NHA sa San Jose del Monte, Bulacan. Pumunta lang naman kami dito sa Manila kasi nagbabakasakali kami na mas bumaan-gaan yung pamumuhay namin. Hindi naman namin alam na ganito ang mangyayari. Kaya nung nabalitaan namin na lahat ng LSI makakauwi, pumunta kami dito. Eh yun pala, hindi daw kami makakauwi, pinapabalik na kami. Anong gagawin namin? May anak ako, nagsisimula na yung rashes sa katawan niya kasi sensitive yung balat niya. Anong gagawin namin? Wala kaming malipatan. Pinapauwi kami eh, nabenta na namin lahat ng gamit namin, wala kaming pera. Kung maghanap man kami ng matirhan, anong gamit na bibili namin? Wala kaming pera. Isa pang problema, ang ilan pang LSIs na sumusugod sa stadium sa pag-asang makakauwi rin sa probinsya. Pero ayon sa pamunuan ng hatid tulong program, sarado na muna ang pagpuproseso ng mga LSIs. We discourage them to come over here in Rizal Memorial Sports Complex kasi nga po, tapos na po yung second send-off natin. At karamihan po, o halos lahat ay talagang nakauwi na at naka-avail ng mga transportation assistance natin. Kaya nga po, kung maaari lang po, ay huwag na silang pumunta rito dahil maaari naman natin sila i-schedule sa susunod na mga panahon. No? At pag-aaralan po natin ang weather condition din dahil sa panahon ng August ay pumapasok na rin yung mga bagyo. Nangako rin si Asik Encabo na masaayusin pa nila ang sistema para hindi na maulit ang nangyari. Para sa 1PH, Romel Lopez, News 5.